Programang ito ay rated SPG. Oh yeah! Oh, man. Good morning! Good morning! Ah, tao po! May tao ba? Good morning! Maiko, katukin mo yan, Maiko! Ay. Ay, kung kami hoy, nakabukas ang inyong... kay Facebook nga, hindi tayo naririnig. Ito naririnig saan sa Facebook. Sabi na nga yan, Miko, ba yung sarili ko na lang? Maniwala ka dyan kay Mike, pinadaan pa natin dyan na sa ano ba yung isang kuha natin. Oho. Ano ba nangyari dito? Diyos ko pong pineapple bayan. Nasira lang. Ay, magandang umaga sa mga nakakarinig sa amin dyan. Naririnig ba tayo? Panginoong ko. Aha, ito na lang tayo. Wala na. Wala na. Pati yung camera niyo, walang silbi yan. Wala silbi yung camera ni Tomas. Ay, good morning. Oh, yan ang sinasabi ko eh. Oo, ito na lang, live video. Mauna pa ako kay Aiko mag-live. Eh, kaso wala akong signal. Asan yung signal ko? Starting live video. Wala. Ay, magandang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito na, buti pa ito. Nauna pa ako. O, sige, Maiko, bukas ka na lang. Uwi ka muna sa inyo. No, ito, buti pa ito. Aha, live na live po tayo ngayon. anong gagawin natin? Ay, ayaw sila maniwala na live na ako. Ay, Jam Guevara! Hello, Mutsuko Marilyn. Ito talaga ang tunay na live. Diretso sa aking cellphone na ito, ha. Baka naninibago ho kayo, bayan. Oy, Tomas, Engineer Anakta, umupo ka muna doon. At hindi ko nakikita yung mga dumadaan. Oh. Mike, magpamasahe ka muna doon kay Amang. Sus, gino ko. Ay, naku, buhay. Ay, bakit ako nakakapag-live? Sa mobile po yun. Ano ibig sabihin? Ano nga rin po, wala. Wala. Eh, bakit ako nakikita nila? Sa mobile po kasi yun. Oh, ganun ba nakikita nila ako ngayon? Akalain mo yan, oh. Ay, salamat, ha? Chazzy Alfred, Faldo Carinoso, Jing Horadas, at Mayela Nunez, Eden Huarte, magandang umaga po sa inyong lahat. Ha? Ano yan ha? Pogi ka dito. Ah, yan. Mas maganda pala eh. Ganyan na lang tayo. Ha? Ano? Share namin yung live mo tsaka ng RP1. Oo. Oh. Wala. Nataranta itong mga bata natin. Hindi mga walang mga contingency measure. Narinig ba talaga tayo, Engineer? Saan tayo narinig? Wala? Wala. Sira talaga sa mga tao. O ba't ba tayo nagsasalita-salita dito sa lumi? Pag live na lang ako rito sa... Saan? Ito, nakikita tayo sa TV. Ito naman makita. Ano yon? National, regional at streaming po. Napapanood tayo. Ayun! Napapanood tayo sa... sa mga lalawigan. Ayun. Ay, maganda. Ay, sige, batiin na lang natin. Diyan sa Ilocos Region, naimbag na bigat yung amin. Sa Bicol, ha? Marhay na aga. Mga tugang. Diyan sa Pampanga, ay Maya Payabak, Kabalen. And of course, ha? Diyan sa Iloilo, maayong aga. Sa mga tigasibo, maayong buntag. Sa mga tigadabaw, madayaw na adlaw. And syempre, ha, sa mga taga Sambuanga, Buenos Dias, sa mga, saan pa? Sino pa ba? Wala na. Sa mga Muslim, assalamualaikum. At magandang tanghali umaga po sa inyo lahat. Oy, bayan ko kayo nagtataka, bakit iba ang kuha ngayon ni Erwin Tulfo? Kasi Arlene Abrenica at Abby Gakusan, sira daw yung Facebook sa desktop. Kaya nandito na lang tayo sa cellphone.
Pag tsaga-tsaga ka, Joey Lumerio. Mapapanood mo ko sa cellphone. Cherry Aduana, ganun din. Naririnig ka po namin. Thank you, Cherry Aduana. Diyan sa Binangon ng Rizal. Sally Navarro, magtsaga ka sa cellphone, manood. Mans Ismael, good morning. At Salbani Magsayo, IB, Arlene Abrenica. Thank you, Lucy. Bakit congratulations sa Arlene? Anong meron? Sino nanalo? Dami Boy Librea, Joey Lumerio, good morning. Bueno, bueno, ha? Para doon sa mga nasa lalawigan na kababayan, sa Manila pala, hindi tayo naririnig. Wala. Entonces, hindi tayo naririnig ng KBP. Pwede tayo magmura dito. Yay! Anyway, magandang umaga po yung mga nasa lalawigan na kababayan na natin, ang mga nakatutok po sa Facebook ngayong umaga sa Ibayong Dagat, of course, sa mga Binangonan, Rizal, at sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sige po, dito na lang po tayo magla-live ngayon sa ating pong Facebook, ha? Unahin na muna natin, kung kayo ay may mga gusto po ninyong maparating ang inyong mga opinion, reaksyon, suwisyon, panawagan, na pwede nyo po i-text sa amin sa aming pong globe line 0956-694-7764 at sa aming pong smart naman ay 0928-265-8796 sa bayan. Okay. Ito ho, mga pag-uusapan natin ngayong umaga ay hingi ho tayo ng update kay marami-rami rin pala mga Pilipino po doon sa Hawaii, USA, ha? Pinaghahanda po ng Department of Foreign Affairs yung mga kababayan natin doon, mga nakatira doon, na kung maaari ay mag-ingat dahil dadaan po yung isang napakalakas na bagyo, parang Yolanda. Pero medyo-medyo mahina-hinal na konti sa Yolanda kasi Yolanda 310 kilometers. Ito medyo 285 lang. Pero ganun pa rin, liliparin ka pa rin. 285 kilometers per hour. Mamaya-maya ho, tatawagan natin ang DFA, yung Department of Foreign Affairs, at ating pong alamin. Siyempre, tawagan din po natin ang ating imbahada doon, bayan, ano po? Alright, ano pa ba? Diretso na tayo, wala pa? Wala, habang tinatawagan natin ang DFA natin, at ang Weather Bureau, ang PAGASA. Ito ho muna pag-uusapan natin ngayong umaga. Yung mga sundalo umano na nakapatay daw kay Ninoy Aquino, ay kay Ninoy Aquino, hanggang ngayon ay nakakulong pa rin at humihingi po sila, Nang awa sa Pangulong Duterte na kung pwede ibigyan sila ng presidential pardon. O kung hindi, ay reviewin ang kaso nila dahil ang sabi ho nila bayan, silang mga sundalo na miyembro ng Aviation Security Command ng Philippine Air Force noon, ABSICOM, ang sinasabing pumatay kay Ninoy Aquino. Ang sinasabi ng mga gwardiya, hindi po kami ang pumatay kay Ninoy Aquino. Kami po ay naituro lamang dahil galit ang taong bayan kay Marcos, kami ho ang napagbuntungan ng galit. 16 ho sila bayan, 9 na lang ang natira. Patay na yung iba sa sobrang tanda na ito, Diyos ko po naman. Numakulong ito mga itong, ano mga edad, 30 years old, 1985. Di yan lang ilang taon na ngayon nga ito ay 2015 na. Yung iba doon, 40 years old na. Yung iba nga, yung isa nga doon, paritiro na sana, wala na. Kawawa naman. Ayun ho, sinasabi nila na sana raw anong tawag ba dito? Bigyan na lamang ng pardon ng Pangulong Duterte dahil sinasabi nila, hindi naman ho kami, naging fall guy lamang ho kami. Kami lang ho ay naituro ng low network connection. Ay, nasaan na yung kwang ko? Yung aking wifi. Low network connection na ito. Wala na. Mike Carding, si Maiko. Si Kevin, may Carla. Ano yung ibig sabihin ni Arlene Abrenica? Recording! Nako, recording na. Nire-record na lang tayo. Wala na. Good morning!
Ba? Nag-down yung? Wala akong wifi naman. LTE lang ito. Kaya kunin mo na yung wifi ko. Guide, may ko, abin na yan. Wala naman silbi ang kuha natin dyan. Bueno, bayan. Aha. Sandali lang. Kukomersa lang ho kami. Oras po natin sa buong kapulan. Alas 10:13 na. Nang umaga, dyan lamang ho kayo. Alright, dire-diretso tayo, bayan. Oras po natin, alas 10:17 na ng umaga. Doon po sa nakatutok ko sa amin sa Facebook Live, at doon sa mga lalawigan na mga kababayan natin, welcome and good morning. Ito ho ang sitwasyon ngayon, bayan. Diyan sa Honolulu, Hawaii, o sa buong isla ng Hawaii, binabayura ho sila ngayon ng hurricane. Yung mala Yolanda ba? Kung naalala ho ninyo yung tumama ang Yolanda doon sa Leyte. Ganong kalakas na nararamdaman ngayon ng mga tiga-Hawaii. Ha? Mahigit yata 400,000 mga Pilipino ang nakatira po dyan sa isla ng Hawaii, USA. Alright? Alamin ho natin. At maging at the same time, habang binabayo ang Hawaii, meron din yatang bagyo, dalawa pa, papunta dyan. Nandyan na ngayon sa isla naman ng Japan. Diyos ko po naman, pineapple bayan. Makibalita tayo kay Alzar Aurelio ng Pag-asa Weather Forecasting Center. Sir Alzar, magandang umaga po. Rancho Pilipinas Weather. Good umaga sa iyo, Erwin. Gandinig po sa lahat ng taga-subaybay. Opo, may bagyong Luis pero nasa bandang Taiwan kaya nakakaranas ng epekto ng bagyong Luis. Pero nasa loob pa rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Inaasahan ding lalabas ng para si bagyong Luis mamayang gabi. Kahit nang di nakakapekto sa bansa ang bagyong Luis, hatak pa rin itong habagat. Kaya ito nakakapekto ng habagat ang Northern and Central Luzon. Dahil sa habagat, maulan na kalangitan na may mga kalat-kalat, may mga pag-ulan, mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan, hanggang sa kuminsan may mga malakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguhong ng lupa sa Ilocos Region, Cordillera, Bataan, Zambales, Batanes at Babuyan Group of Islands. Sa lalabing bahagi ng bansa kasama Metro Manila ay maganda panahon maliban sa mga isolated na pag-ulan dulot ng thunderstorm. Isa pang nabuong low pressure area sa loob ng PAR na sa dayang 1,205 kilometers east of Basco, Batanes. At itong low pressure area ay hindi pa nakakapekto sa bansa. At ito ang dalawang weather system, Bagyong Luis at low pressure area ang umahatak sa habagat. Itong low pressure area ay may posibilidad na maging bagyo sa loob ng 48 hours. Erwin? Sir Alzar, tanong lang, nababasa nyo ba o namomonitor nyo itong pangyayari ngayon dyan sa may Hawaii, yung hurricane, tumama na ba yung hurricane sa Hawaii? Hindi natin masasabi sa ngayon dahil lapat tayong data para doon sa nangyayari po sa Guam, sa Hawaii. Ang namomonitor natin itong Western North Pacific region kung saan ay sakop nito ang China, Japan, Indonesia, tayo, and sa Indochina po. Yung sa Japan, Alzar, kumusta naman? Dahil marami rin tayong kababayan doon ngayon na sinasabi, dalawang weather disturbance pa yata. Nandoon na ba? Tumama na ba? O parating pa lamang sa kanila dyan sa Japan? Yung isa, si Solik, tumama na po. At ngayon, masungit na panahon sa may bandang northern part ng Japan. Ito naman si Bagyong Luis ay malayo ito. After ng Taiwan ay posibleng maapektuhan itong southern part ng Japan. At itong low pressure area ay posibleng dun din tutungo sa southern part ng Japan. Alright, maraming salamat sa iyo, Alzar Aurelio ng Pag-asa Weather Forecasting Center. Mabuhay po kayo, magandang umaga. Awal ka po, mabuhay din po kayo. Alright. Bueno, bayan, nabay... Diretso ho tayo sa ating programa. Pagpasensyahan nyo na ho kung minsan mahina po itong mga kausap ho natin. Ginagawa lang ho natin ang paraan at this point because talagang bagsak po yung aming system ho ngayon dito sa radyo.
yung aming pong transmitter at maging yung aming pong Radyo Pilipinas sa Facebook, may problema. Maging yung aking pong Facebook na kuha. Kaya ito ay gamit ko ngayon, telepono ko mismo ito. Kaya ho ako ninyo napapanood. But anyway, diretso na ho tayo. Balikan natin bayan yung patungkol doon sa mga sundalo na umano'y na nasintensyahan na pumatay daw kay Ninoy Aquino, yung tatay ni Noynoy Aquino noong 1985. Ha? Ito nga nang yung dahilan kung bakit kaya naluklok si Cory Aquino, nagkaroon po tayo ng People's Power, and the rest is history. Ngayon, sabi po ng mga sundalo na ito, bakit naman ho kami kukulong ninyo? Ha? Ela naman ho kami kasalanan, pinagpipilitan ng mga sundalo na si Rolando Galman talaga ang bumarel. Okay? Pero noong mga panahon na yon, nagsasabi, si Rolando Galman, polgay lang. Ang bumaril daw talaga kay Ninoy ay mga sundalo. Ito nga yung mga nahuli. Pero sinasabi ng mga sundalo, paano naman kami? Ano bang ebidensya? May nagsabi lang na kami, wala naman, hindi naman kami ang pumatay. Oh. But anyway, bayan, ang hinihingi po ng mga kawawang sundalo na ito ngayon ay mabigyan sila ng presidential pardon ng Pangulong Duterte o di kaya reviewin muli ang kanilang kaso. Kasi nasa parang 34 years na po sila nakakulong eh. Ang kaso po nila, ang kanila po sentensya is life sentence. Ha? Masakit po yun. Diyos ko po naman kung ikaw ay nasentensyahan ng hindi mo naman ginawa, di ba? Napakasakit po noon, bayan. Anyway, alamin nga natin kasi si Attorney Presida Acosta, ang hepe ng Public Attorney's Office, bayan, ang siyang namamahala ngayon dito o ang tumutulong sa mga sundalong ito. Nasa linya ng aming telepono si Attorney Acosta. Magandang umaga, Attorney Presida Acosta, ma'am. Magandang umaga sa iyo, Sir Erwin, at sa ating mga kababayan. At talagang ang physical evidence ni Senator Ninoy ay ang tama niya, akala natin sa batok. Yung pala, sa likod ng tenga. O, left side. O, pagbaba ng hagdan, paano mababaril ni Moreno? May nakapagitan pang isang sundalo, si Mesa. Di si Mesa ang tatamakan, si Dumesa. Kasi makipot lang yung hagdan. O, paano niya mababaril? Alam ka naman, bumaba ng hagdan si Ninoy ng patagilid para tamaan yung likod ng tenga na tumama dyan sa Petrus Bone, yung pinaka sambala lang eh, Super Bell from 357 Magnum. Kaya yung physical evidence, hindi nagsisinungaling. Pero yung tao na mga nagtetestify na sundalo ang bumarel, ay sila isinungaling. Oh, ito ang problema natin na attorney. Sino ngayon ang tatayong testigo para sa mga ito? Kung sila nga nangamatay na dahil sa tanda na sa edad nila, ang hinihingi nila ay either presidential pardon sa Pangulo o reviewin ang kaso nila, attorney. Do you think pag ni-review ang kaso nila muli, may pag-asa, malaking probability na sila ay mapawalang sala, Attorney Presida? Yes, dahil ang kaso sa Sandigan ay buhay na buhay pa. Nag-2005, nag-move kami for Elias Warren to Paris. So, sa isang akusado, si Captain Felipe Valerio na tumakas, pumunta ng Amerika. May Warren to Paris yan at may order of extradition sa ating pamahalaan noong panahon ni President Gloria. Hindi natuloy dahil ang sabi sa akin nung taga-embassy ay napakahirap dahil yung family ay ayaw nang maumbuksa ng kaso. Sabi rin sa akin ng Secretary Raul Gonzalez, ano ka ba? You're still saying against a very strong windmill. Ayaw nila Christian. Yung reopening na yan. So, ang punto doon ay ako, public attorney, hindi naman ako prosecutor. Paano kung hindi na-interesado yung pamilya? Dinamaran lang tayong parang tang-GA sa publiko. Na tayo ang nagbibigay ng katanungan sa pagkamatay ni Ninoy tapos yung pamilya ayaw naman ma-reopen. So, ngayon, attorney, anong plano nyo ngayon? What's happening? Dalawang tumatakbo. Yung isang request nila kay Pangulo na ikaw rin ba ang gumawa ng request na sila ay mabigyan ng presidential pardon? Ay, matagal lang nire-request na yan. May mga sulat na sa Malacanang. Kahit sa panahon pa ni Pangulong Gloria, pardon eh. Hindi nga, ang ginawa kasi ni Pangulong Gloria, ang requisite kasi ng pamilya ng namatayan ay umamin. Ay, ang isa lang ang umamin, si Martinez lang eh, yung pinatay doon sa may Paranaque, nasa kasaan di umano habang nagbibisikleta. Ang punto doon, yun nga, presidential pardon, commutation lang ang ginawa ni GMA sa kanila.
Eh, nang kwentahin namin, sobra-sobra ang pagkakulong, umaabot ng 34 years. Kaya kalayaan sila ng 2009. Ang napardong lamang ay si Martinez dahil siyang umamin, nakasama ni Galman at nagpasok kay Galman at siya ay nagbigay ng pera at nakabayaran kay Galman para patayin si Ninoy. So silang lahat, compensation lang. Eh pag compensation, hindi lang makukuha yung mga benepiso nila sa AFP nila. Kailangan nila ay pardon para makuha nila yung mga pensyon nila, Attorney Presida? Yes, oo. Saka terminal leave nila. Na yun. So ang punto doon, eh pinalabas sa second trial na binaril sa likod, sa batok, si Ninoy. Pero hindi, sa likod ng tenga. Kaya ka, merong ano eh, misinterpretation of the forensic evidence na yung NBI na unang nag-autopsy, hindi naman tingresent, hindi nakapagsalita. Ang nagsalita ay... Are you saying right now, Attorney, mukhang are you saying na dinoktor talaga, pinalabas na tinira ng mga sundalo si Ninoy, pero lumalabas ngayon sa inyong pagsusuri ngayon, pagtingin ng mga ebidensya, ay hindi ganon ang resulta doon sa sinasabi nung na pagsintensya sa mga sundalo na sila ang pumatay. Iba naman ang tingin ninyo ngayon, Attorney Presida Acosta? Kasi noong 2004, nag-study yung independent forensic group, yung grupo ng mga taga-UPI sa pangunan ni forensic anthropologist Jerome Bailen at Dr. Benito Molino, Dr. Anastasio Rosete at si Dr. Erwin Erte. Inexamin nila lahat ang ng forensic analysis sila at lumitaw nga sa left side ng ulo, tinamaan si Ninoy, hindi sa batok. Yung nasa baba niya, pinurob yun eh. Pinutas yun ng NBI doktor para i-trace yung nag-deflect na tama ng bala, nagkadalawa, pataas at isang pababa. So kala ko, nung nakitong araw nga, di ba nagrarally pa nga mga taga-Atinero, kasama ako doon, kala ko doon sa baba lumabas yung bala, galing sa batok. Yung pala, talagang sa likod ng tenga, left side, pag pero ang tanong natin din, Attorney Acosta, bakit hindi, kung hindi ba ni-review na ito ng Supreme Court yung kaso nila at prinisinta na itong ganitong klaseng ebidensya o hindi pa? Ay, sabi ng Supreme Court ng desisyon ni Justice Puno ay forgotten evidence daw yung forensic analysis ng UP at yung driver of what this, nabuhay na buhay pa, ay forgotten evidence na rin daw. Eh yung si Ruben Cantimbuan, FPO for Ruben Cantimbuan, ay buhay na buhay siya yung driver eh. Ang sabi niya, si Galman talaga bumaril kay Ninoy at kitap-kita niya. Nasa left side ng galing. Bakit tayo tanggapin ng Korte Suprema? Bakit pwede ba nga i-reopen ulit yung kaso na yan, Attorney? Ay, pwede dahil bukas pa nga sa sandigan kapag nahuli at na-extradite pa si Captain Felipe Valerio ay bukas ang kaso. Kaya ang maraming nalalaman kasi katabi siya ni Ruben Cantimbuan. No, inumpisahan na po ba ng PAO ng inyong tanggapan na mag-request sa kataas-taas ang hukuman para reviewin ang kaso niya? Kasi kawawa naman. Kung mga inosente talaga mga yan, tapos ikukulong, kawawa naman ho yung tao, kawawa naman ho yung pamilya, ma'am. Nag-file na nga kami ng petition for reopening, pero dismiss eh. No, nag-dismiss, ma'am. Supreme Court, si Justice ay napapuno. Siya nag-dismiss. Eh, panahon ni Pinoy ito. Panahon ito ba yung panahon ni Pinoy? Panahon ni GMA. Ni GMA. Eh ngayon, sinubukan na naman ba ninyo ngayon sa SC na mag-file, ma'am? Eh, ang susubukan namin, susulat kami kay Secretary Ibarra ng DOJ, ng GMA, kay Cayetano, kay Senator Cayetano, sila ang mag-initiate ng supervision ni Captain Felipe Valerio. Ang problema, buhay pa kaya yan? Baka yan ay na-liquidate na. Yun ang punto. Eh kasi buhay na buhay ang kaso eh. Sa sandigan, dahil may warrant of arrest sa isang abusadong tumakas. O, hindi po pwede sabihin, tapos na. Hello? Na, ipadalangin na lang siguro natin, Attorney, na sana ay maliwanagan ang mga maestrado natin para muling buksan ang kasong ito alang-alang na lamang, ha? Alang-alang sa mga asawa, mga anak, mga apo ng sundalong ito. For the last time, ika nga, one more time, ika nga. Masama ba pag i-review ang kaso one more time, Attorney? Hindi naman siguro masama, Attorney. Pag-aralan natin ito, pag-aralan natin ulit, pwedeng i-refile kasi actually, yung first trial niya, na-acquit sila eh. Tapos second trial, sinumbik sila nung panahon na ni Cory. Okay. Alam na this. Kung nung unang trial na absuelto sila,
Pangalawang trial, panahon ni Corey, na-convict sila, ay alam na. Alam na, Attorney Presida. Kaya nga, yung forensic evidence kasi, di nag-case sumungaling. Kaya nga yung tao, nakapag-case sumungaling. Kaya nga sa 10 utos, nakasulat, thou shall not bear false. Alright, Attorney, maraming salamat po, Attorney Presida Acosta, Public Attorney's Office Chief. Good morning, ma'am. Samantala, nasa kabilang linya naman ang aming telepono, si Secretary Harry Roque, isa rin po siyang abogado. Ano po, ah, magaling po na defense lawyer ito at prosecutor defense lawyer. Secretary Roque, magandang umaga po, sir. Magandang umaga, paring Erwin, at magandang umaga sa lahat ng nanonood sa atin. Nakarating na po ba sa Pangulo yung request ng mga sundalo na nakonvict sa pagpatay o mano kay Ninoy Aquino? Nag-request po sila ng presidential pardon para for the simple reason, sir, na sinasabi nila na wala silang sala. At the same time, para makakuha pa sila ng mga benepisyo nila, yung kanilang mga retirement, etc. Nakarating na po ba sa Pangulo, Secretary? Wala pa po akong impormasyon, no, tungkol dito. Pero dahil linabas niyo po ito, pararating ko po. No? Oo. Opo. Ang ano naman po, ang Board of Pardon and Parole, yan po ay under the DOJ at under the complete supervision and control of the President. So, pararating ko po ngayon sa Presidente itong ganitong impormasyon. Alright. Cambio tayo, Attorney. May mga ilang mambabatas naman na hinihingi ang resignation ng mga NFA officials dahil sabi nila, incompetent. Dapat hindi na nangyayaring naubusan tayo ng bigas. Incompetent dahil bakit kumukuha tayo ng mga bigas na may mga bukbok at delikado sa kalusugan ng mamamayang Pilipino. Ano po ang reaksyon dito ng Palacio, Secretary Harry Roque, sir? Well, ako po yung tagapagsalita ng Pangulo. Hindi po ako magsasalita para sa NFA. Pero ang sasabihin ko lang po, pati po ang Palacio ay nababahala sa development ng ganito. 6 billion po ang ginagastos natin galing sa kabanang bayan kada 250,000 metric ton na inaangkat natin. At ang nangyari po talaga, unang-una, napakatagal bago maibaba itong mga bigas neto, no? Para bagang ayaw nilang ibaba pa nga, no? At sa pangalawa, hindi katanggap-tanggap na ngayon mayroong bukbok at sinasabi nila na ipofumigate at pwedeng kainin yan. No? Sa akin po talaga, parang ang hirap tanggapin na gumastos lang tayo ng 6 na bilyon, kakain pa tayo ng fumigated na bigas. No? So, kinakailangan po talaga magbigay na eksplanasyon ang liderato po ng NFA. Alright, sir. Isa pa ho, isang katanungan na labang, Secretary. Ano po ang reaksyon na ng Palacio na may isang mambabatas, Congressman Edsel Lagman, nag-file po ng impeachment complaint laban sa 7 mahistrado ng Supreme Court na nagpatanggal through a co-warranto kay Chief Justice Sereno. Ano po ang reaksyon dito ninyo, sir? Bilang abogado po, wala pong kahit anong merito yan, no? Dahil nasa saligang batas na ang Korte Suprema meron pong jurisdiction sa mga kasong co-warranto at yan naman po ang nangyari sa kaso ni dating Chief Justice Melo Sereno. Panghuli na lamang, sir. Pasensya na, pahabol ko lamang. Iniimbestigahan daw po ngayon ng Department of Health na ito pa, bukod sa may mga bukbok na bigas, tinitignan rin Department of Health itong sinasabi ngayon na natanggap nilang report na yung mga galunggong na imported ay may mga formalin-laced galunggong na nakakapasok sa ating bayan, Secretary. Meron pong mga pamamaraan, parehan po ay mapigil. At sigurado po ako ang DOH, ang Bureau of Quarantine at DA ay nakipag-ugnayan po ngayon para masigurado na wala pong formalin yung mga aangkatin nating mga galunggong. Secretary Harry Roque, sir, maraming salamat. Magandang umaga, Presidential Spokesperson. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Magandang umaga rin po. Bayan, oras po natin sa, buong kapuluan, alas 10:35 na po ng umaga. Pero ha, magalit sa akin, mga tiga-NFA, mga tiga-DA, mga sir, mga ma'am. I think it's high time na kailangan ho ninyo, lumayas na dyan ha. Hindi ho ninyo kaya ang lintik na trabaho na yan. Dapat memorize nyo na ho yan po, tragis ha. Panahon pa ni Gloria na ubusan tayo ng bigas. Panahon ni Pinoy na ubusan tayo ng bigas. Hanggang ba naman kay Duterte na ubusan pa rin tayo ng bigas? Ano ho nangyaya? Diyos ko po. Hey, bakit hindi pa ma-memorize yan? Alam nyo minsan kaya nga ho, hindi mo masisi na yung mga kababayan natin, lalo na yung mga
Bongbong Marcos supporters, eh sinasabi mas mabuti pa yung panahon ni Marcos. Tama, pagdating sa ganitong bagay, noong panahon ni Marcos, hindi tayo nag-i-import ng bigas, bagkos tayo ang nagpapadala ng bigas sa ibang bansa. Yang pot crack sa pinagkukunan natin ng bigas sa Thailand, ha, estudyante lang natin noon yan, dyan sa UP Los Baños, ha, Sus Marisol Rice Institute, yung mga Vietnamese na yan, estudyante lang natin yan, tinuruan lang ng UP Rice Research Institute yan. Correct ka dyan. Pagkatapos ngayon, tayo ang magmamakaawa. Pagdating naman dito, puro mga bulok at may bukbuk yung bigas natin. Kaya kung tatanungin nyo ninyo ako, akong tatanungin nyo, eh mas mabuti siguro, Diyos ko po naman, eh between Corey and Marcos, kay Marcos na ako. Kay Marcos, ha, hindi tayo, walang kakulangan sa pagkain. Sapat ang supply. Oh, makipag-diskusyon kayo, pumunta kayo dito. Gusto nyong diskusyonin ako, ha? Mga makakaliwa dyan, mga righteous, leftist, rightist, kung ano, center. Pumunta kayo dito, mag-diskusyon tayo. Ako'y may ulirat na nung panahon ng Marcos, kahit papano, ha? Alam kong hindi ho tayo naubusin ng mga lentek na mga bigas na yan. Diyos ko po namang por Diyos por Santo. Yang NFA na yan, NGA pa ang tawag niya, panahon ni Marcos, National Grains Authority. Panahon niya yan, itinatag yung NGA na yan. Ha? Kaya meron tayong NFA. Ewan ko panahon ni Corey, dahil gawa ni Marcos, pinalitan, ginawang NFA. Punyemas kayo, mga buisit kayo. Ha? Dahil gawa ni Marcos, so kailangan palitan. Eh parang ganun yun na nabalitaan ko eh. Diyos ko po naman, hindi pa natin ma-memorize yung importation ng bigas yan. Hanggang ngayon, kulang pa mga bigas. Nag-import, buk-buk pa. Eh tama lamang. Kayo dyan sa National Food Authority, lumayas kayo dyan, buisit. Oras po natin, 10:38 ng umaga, wag po kayong BBT, magbabalik pa po ang Tutok Erwin Tulfo. Alright, dire-diretso tayo, bayan. Oras po natin sa buong kapuluan, alas 10:42. Oy! Ay, praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, God. Oo. Live na ho kami ulit. Yung hindi ho sira ang radyo ninyo. Yung aming sira po yung transmitter. Baka ay tapo ninyo yung radyo ninyo, ibagsak ko ninyo. Wala akong problema yung radyo ninyo. Ang pagka-problema ho yung transmitter ho namin. Naubusan po ng krudo ba yun o baterya? Okay na. May baterya na ho. May baterya, krudo, gasolina. Lahat. May WD-40. May mga mekaniko na naka-standby. Ha? Lahat ng engineer namin nandoon na ngayon sa aming transmitter. Ha? Mga vice grip, Phillips screw, kompleto serigados na po. Nandoon na. Live na ho tayo. Pakisabi po sa mga kababayan ho natin dyan. Sa mga dyan po sa... O, dyan sa Rizal, ha? Na pinapakinggan tayo. Live na ho tayo. Sa Metro Manila. Kanina, sa mga lalawigan lang tayo, Engineer Mariscotes, Engineer Anacta, doon lang tayo naririnig, ha? Sa ibang sa probinsya. Pero ngayon, dinig na ho tayo. Abot na. Alright. Ito nga ho talagang, kaya nga ho sinasabi ko, agree ho ang ilang mga kababayan natin na palayasin na itong mga taga-NFA, bakit kanyo? Yun lang ang trabaho ninyo, mag-angkat ng mga bigas, National Food Authority. Dati NGA yan, National Grains Authority. Palay, bigas, nandyan, kayo ang bahala, ha? Kayo ang mag-stock. Pinalitan niya ginawang National Food Authority. Ewan ko kung bakit. Eh, nung panahon din na yata pa ni Marcos, yung malapit na ang kuhan, ginawa niya kasi nilagyan din ng mga ibang mga pagkain. Mga dilata, yung mga etc. etc. Diyos ko po. Pero hanggang ngayon, Jesus Mario Set, hindi pa ninyo na memorize yan. Naubusan pa rin tayo ng bigas, ha? Sa Sambuanga, umabot ng 72 pesos kada kilo ng bigas, ha? Sa Albay daw, ang balita. 2 kilo lang ang pwedeng bilhin ng mga kababayan natin doon sa Albay, sa NFA, ha? At alam mo kung magkano pa ang kilo? Hey, Diyos ko po namang pineapple, 45 pesos per kilo. Na mga baka may mga buk-buk pa yung hinayupak na bigas na yan. Diyos ko po, yan ay 1 kilo na lang. Sa Bacolod City, 1 kilo na lang ang binibenta ang NFA. Oh, Diyos ko po naman, Jesus para Yosef. Paano hindi ka mahahibad sa mga demonyo na ito? Ka Antonio Katunying Flores, Secretary General ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. Magandang umaga po. Magandang umaga sa Tamang Irwin at sa lahat ng gagapakinig ng Radyo Pilipinas.
Sandali lang po, sir. Medyo masama ho ang signal. Sandali ha. Tatawagan ho namin kayo kasi parang naging babae ho ang boses ninyo, katunying. Oh. Ay, sandali. Baka naubusan din ng krudo yung telepono natin. Lagyan mo ng krudo. Kasi parang baka naubos na rin yung krudo. Ah, eh kaya nga ho yung sinasabi natin. Dapat memorize nyo na dyan sa NFA yan. Dapat pag kumukunti ng stock, mag-order na kayo. Oh, isa pa. Ang tanong, ito lagi kong tinatanong. Bakit, ha? Hanggang ngayon, ha? Nag-i-import pa tayo ng bigas. Bakit? Pag lumalabas tayo sa out of town, ang haba-haba ng taniman ng palayan dyan sa Central Luzon. Simula Bulacan hanggang pumunta ka sa Nueva Ecija, puro palayan. Oh. Dito naman sa kabila, pumunta ka ng Ilocos, ng Pangasinan, Diyos ko po, puro palayan. Hindi ba sapat yung mga palayan na yan? Ha? National Food Authority? Gusto ninyo bumili na ng imported na bigas kasi may kita mga potrangis, may kita mga bulsa ninyo, mga... Magbuti lang kayo sipain. Potrangis. Kasi nga naman, pag bumili sila sa magsasaka, walang tickets. Eh medyo mataas yung magsasaka. Siyempre, eh dahil yung mga pataba sa lupa, yung mga kuan, yung mga pestisidyo, eh imported. Pero kung sa mga Vietnam nga naman bibili, ha, makakatipid na, may kita pa mga bullshit na bulsa. Tirada ninyo. Tigilan nyo na yung mga kagaguhan ninyo, eh Diyos ko po, nang hindi uubra. Nasa linya si Ma'am Jenny Soriano muli, ang convener ng Bantay Bigas. Magandang umaga muli, ka Jenny Soriano, ma'am. Magandang umaga, Mr. Erwin Tulfo. Kung ako'y sumisigaw na rito dahil sa nanggagalaiti at ako'y nabubuisit, eh paano hindi ka naman mabubuisit ka, Jenny? Malaman-laman mo na yung NFA sa Bicol daw, eh 2 kilo na lang ang alatid kada araw sa mga kababayan natin doon. Sa Bacolod, 1 kilo na lang. At alam mo ang presyo kasi ni 45 pesos, yung walang kakwenta-kwenta. Yung pag pinakain mo sa aso ko, dinudura ng aso ko yung kanin, kasi ni. Oo. Hindi lang ho sa Bicol, kahit ho dito sa Q-Mart, 2 kilo na rin lang ang ibinibigay ng NFA. Sa Q-Mart? Na, ano. Opo, dito sa Manila, 2 kilo rin lang ang allowable na bilhin. Kasi ang sinasabi nga nung mga ano mga retailer, pag naibigay daw nila na mas 5 kilo ang bawat isa, ubos agad yung kanilang stocks at hindi naman sila masusuplayan uli ng dagdag. Kasi may quota ang kanilang ano bawat retailer, may certain amount lang ng sako ng bigas na ibinibigay sa kanila. Anong dahilan daw po nila? Kukulungan din ang bigas, apektado rin tayo pati sa Metro Manila. 2 kilo na ang ibinibigay sa Q-Mart, dyan sa may EDSA. Opo. At tapos limitado pa lang dito sa Manila ang mga may NFA na bigas. Hindi lahat ng palengke may NFA. Naku. Magkano na ba daw ang presyo? Baka naman 50 pesos kada kilo na ang benta nila. 32 po naman. 32. 32? Oho. Yan yata medyo yung klaseng bigas na pinakain. Kaya pala yung aso ko, eh parang naimpatso. Pinakain ko ng bigas galing NFA. Dinudura nung aso ko. Ang kinakain lang yung ulam. Kasi sinasaingan ko po yung aso kong askal eh. Oho. Ay, ano ho kasi, dahil sa hirap na rin naman ng buhay, eh talagang pinagtitiyagaan ho ng mga mahihirap. Dahil hindi nila mapagkakasya yung kinikita sa araw-araw kung sa bigas pa lang ay ubos na yung kanilang ano yung kanilang pera. Kaya ho talagang pinipilahan pa rin yung NFA kahit na pangit ang lasa. Ngayon ho sabi nila medyo maganda-ganda daw yung 32 kaysa dun sa 27 na dati nilang na ibinibenta noon ng NFA. Hindi ko alam alam may mo ilang ka 27 po pero limitado. Mas 32 na po ngayon yung ano, yung nandoon sa palengke. Alam mo, Kazeni, siguro mamaya may... Ito, nasa linya na nang... Sandali lang, Kazeni, ha? Nasa linya na itong si Director Rex Estoperes ng NFA. Director Rex, good morning. Good morning, Erwin, at saka sa atin po mga tagapakinig.
The director, sabi po ng Bantay Bigas, si Aling Zeni Soriano, convener ng Bantay Bigas, sa Q-Mart daw, 2 kilo na lang ay binibenta ng Q-Mart ngayon sa mga buwibili ng NFA. Bakit ho ganun, sir? Wala na rin tayong bigas sa Metro Manila? Ang unloading pa rin ang problema natin dyan. Sige, follow-up natin after the after our interview, Erwin. Tingnan natin, no? Ipatawagan ko kagad ang ating NCR office at pa-explain sa kanila kung anong nangyari, bakit sa Mega Q-Mart. Opo, opo. 2 kilo na lang ang atin pong binibenta. Sige sa po, Bacolod, sige sir, our report ng aming field doon ng PBS, Philippine Broadcasting Service, ay 1 kilo na lamang ang ibinibenta per family. Tapos sa Albay naman, 2 kilos ang ibinibenta at 45 pesos per kilo. Director, can you check on this place? Kasi we're getting informations now from all over na mukhang talagang dry na yata ang NFA at talagang 2 kilo. Paano kung 6 kayo katao, sir? Baka hindi naabutin hanggang magdamag o 10 yung anak mo. Sige, Erwin, ano, i-check ko yan. Ipasabihin ko agad yung report ng atin pong mga regional offices. Tapos i-update po namin kayo. Okay, sige po, sige po. Sige na po, hindi na mo namin kayo aabalahin. Salamat po, Director Rex Estuperes ng NFA. Maraming salamat din po. Ma'am Seni, salamat ha for informing us. Hindi ho namin alam ito na umabot na pala hanggang sa Q-Mart. Ha? Abay, 2 kilo na lang ang ibang ang nabibili na kababayan natin. Dito po sa NCR, 2 kilo lang talaga ang pwedeng mabili doon sa mga NFA outlet. Oy! Na sa palengke. NFA NCR Director, gumising ka dyan o gusto bang puntahan kita sa opisina at latiguhin kita? Anak ng siopaw. Can you imagine that? Ano ito? Ha? Ang ipinagtataka po namin, Sir Erwin, yung bakit hindi nila ma-unload? Di pwedeng yung mga tao doon na sa may pier nila papilahin at doon na i-unload at doon na ang tingin ko dyan na kasi ni yung inaantay nila i-distribute lang 133,000 kasi may mga bukbok. Pagkatapos siguro baka naghahanap pa sila ng bigas ang NFA na mas mura para mas malaki ang kikitain ng bulsa nila. Ganun lang yon kasi ni Diyos ko po. Ay, naman yun tayo na pa ikot-ikuti pa ng mga demonyo na ito, kabisado naman natin yung kanilang gawain na yan, Kaseni? Kaya nga po ang sinasabi natin ay tayo ligtas sa mga imported na bigas. Mas maganda kung dito talaga sa Pilipinas nang exactly galing yung bigas. Bakit natin hindi natin tangkilikin yung sariling natin kahit na medyo mahal, at least nakakatulong tayo sa mga magsasaka natin. Kaso yung nakikinabang ngayon yung mga magsasaka ng Thailand, Vietnam, etc. etc. Tignan mo naman kagaguhan yan, Kaseni. Ayun nga po. Yan po ay dahil din sa neoliberal policies ng gobyerno mismo. Inako. Na yung NFA Council po ang nagdidikta rin sa NFA kung ano yung dapat na gawin ng NFA. Kaya ho, yun nga hong sinasabi nga ho namin dun sa Kongreso at saka sa Senado na hindi solusyon na buwagin ang NFA. Ang dapat ay yung pulisiya, yung kanyang mandato ay kanyang ipatupad. Kasi nandun yun sa batas eh. Pero ano sila eh, lumihis na yung kanilang patakaran kaugnay dito dahil ang member ng council ay hindi pabor sa... Ang basa ko dyan, Kaseni, kaya ganon. Kaya ilang taon na nila pinipilit pa rin na bumili ng bigas sa ibang bansa. Kalukuhan yung makakatipid tayo, makakatipid. Tama sila makakatipid dahil yung sobra mapupunta sa bulsa. Pag dito bumili nga sa mga magsasaka natin, Kaseni, wala nakikitain ng bulsa nila dahil mapupunta lang sa mga magsasaka natin. Pero okay lang dahil nakakatulong tayo sa kapwa nating mga Pilipino. Diyos ko po naman. Dapat siguro talaga. Wala ba kayo dyan sa Bantay Bigas, Kaseni, request kaya na usulat sa palasyo na pagbitiwin na sa pwesto itong si Jason Aquino na wala namang silbi, ang administrator ng NFA, madam? Hindi pa po, kasi ang ano ho na, hindi, wala pa ho sa ganun. Pero ang sinasabi na, tutulungan ko kayo kung gusto ninyo nga, may sumulat, ako susulat ng liha na
pababain ko ito, sabihin ko, Dear Mr. Aquino, wala kang kwentang balasubas, lumayas ka dyan sa LFA. Ay talaga pong si Mr. Jason Aquino, hindi ho naman talaga, hindi ho naman talaga dapat dyan sa posisyon na yan. Dahil sumama na rin po kay Pinoy Aquino eh. Militar siya at wala siyang alam tungkol dito sa usapin natin sa... balita ko yata, militar ito dati. Doon ito sa kuan, sa kitchen. Sa costumes. Ah, costume. Akala ko sa kitchen. Anyway, maraming salamat po, Ma'am Jenny Soriano, convener ng Bantay Bigas. Maganda kumaga, mabuhay po kayo, Ka Jenny. Kaya kailangan mo talaga baguhin ang patakaran. Yun po, po. Good morning, Ma'am, and have a nice weekend, Ka Jenny. Salamat po. Hindi ba kayo nahihiya sa pagbumukha nyo dyan sa National Food Authority? Hindi ba kayo nahihiya? Ginoong Jason Aquino, Administrator Aquino, hindi ka ba nahihiya sa pagbumukha mo? Ha? Hindi ka ba nahihiya? Kung ako sa'yo, sir, medyo kung manipis pa ang mukha ko, magtatago na ako pag lumabas ako dyan sa alam nyo, sir? Pag lumabas po ako dyan sa tanggapan, ganito ang mangyayari, sir, eh, ha? Ganito ang gagawin ko, sir, ha? Ako ay kukuha na ng maskara, sir, ha? Para matakpan ko yung pagmumukha ko. Kasi manipiso yung mukha ko, ha? Ganito lang gagawin ko, sir, oh. Paglabas ko, nakaganon ako, palabas ko sa opisina para hindi nila makilala na ako si Director, si NFA Administrator Aquino, ha? Kaso mo, sir, makapal ang mukha mo. Tragis na. Paulit-ulit na lang itong punyetang problema na ito. Laging kulang sa bigas, kulang sa bigas. Sinabi na nga, ano ba yung sabi ng basahan mo nga, kailangan siguro madoktrinahan itong si Jason Aquino. Oy, Jason Aquino at kayo mga natiga NFA, ha? Sinabi na ng Pangulo na change is coming, change is here. Sinabi niya yan sa unang aklat niya, 15-29 hanggang 32. Basa, kapatid na Randy. I will appreciate deeply if we all in government attend to this urgent need. At sa ikalawang aklat naman ng mga salita ni Duterte, 21 hanggang 24 hanggang 29, ito ang nasasaad. Basa, engineer, kapatid na Randy. I want the incidence of hunger stop. Hanapan natin ang paraan, even malang para sa pagkain ng mga bata. Narinig mo, Jason Aquino? Hanapan natin ng paraan. Kung kailangan mong mamalimos dyan, magmalimos ka. Sinabi yun eh, nasusulat, nakasaad, ha? Hindi yung salita ni Tulpo. Iyon ha, itanong mo kay Tulpo, sasagutin ni Duterte. Sinabi na, ulitin mo nga, ulitin mo, ha? 21 hanggang 24 hanggang 29, kapitulo 17. Ulitin mo para marinig ni Administrator Aquino ng NFA. Basa. I want the incidence of hunger stop. Hanapan natin ang paraan, even malang para sa pagkain ng mga bata. Yang salita na yan ni Pangulong Duterte, Mr. Jason Aquino, ha, ay para talaga sa iyo lang. Naka-reserve yan. May parenthesis doon nakalagay. For NFA Administrator Aquino. Sus, Mario Joseph ka naman. Nasa linya na po ng aming telepono ngayon si Secretary Ramon Lopez ng DTI. Magandang umaga, Secretary Lopez, sir. Oh, magandang umaga po, Mr. Tulfo. Erwin Tulfo po ito. Live po tayo sa Radyo Pilipinas, Sec. Apo. At sir, sa mga palengke daw po ngayon, sir, medyo may kakulangan po ng bigas dyan po sa QMI. Alam ko, sir, hindi po sa inyo ito, sa DA po ito. Pero may napapansin ba kayo dyan, medyo may kakulangan po ng bigas daw ngayon sa QMart. 2 kilo na lamang ang ay binibenta sa mga kababayan natin at ang presyo pa ay 35 pesos hanggang 38 pesos, Secretary Mon, sir. Dito po tayo sa Paco Market, na at isa, nasa palengke po tayo. Dito may bigas, in fact may NFA, 2 store sila dito. Marami pang kaba ng bigas dito, good for 1 week. So ayos po yung supply dito. Malahong ako lang, in fact meron 27 at 32 pesos dito po sa may Paco Market. Ang pangamba ko kasi ng iba, Secretary Sir, baka mga may gumaya na dahan-dahan na rin mag-hoarding. Kasi kanina kausap namin si Director Esto Perez ng NFA spokesperson.
Ang problema yata nila, inamin niya ay problema nila sa unloading, kaya medyo nadidelay. Eh baka may mga gumayan ng mga negosyante at itago yung mga supply nila. So magkakaroon tayo ng pekendos na shortage, Secretary. Oo. So masama yung kung plano man nilang gawin yon, masama ako talaga yon. Ay isubong nila sa amin, sa DTI, papupuntahan natin yung mga bodega nun. Pero dito ho sa, ang masasabi ko, yung mismong nakikita ko nga dito, dahil pinuntahan namin, kahit palengke, sakop ng DA, kasama namin ng DA dito, si Yusek Ariel, at nakita ko natin maraming bigas dito. So, baka ho, hindi ko alam yung sitwasyon dyan sa NEPA, no? Pati, pacheck ko, sasabihin ko dito kay Yusek, pag nakita ko mamaya dito, at sabihin natin yung problema dyan sa NEPA. Pa-Q-Mart. Pero dito sa Manila po, wala hong problema tayo rito. At saka maraming stock ng NFA. So, yung kababayan natin, puntahan nila yung NFA store. Dito, dalawa-dalawa. Wala nga pila kanina dito. Na-interview pa namin yung mga tindero. So, ayos naman po. Alright, maraming salamat po, Secretary Mon Lopez ng Department of Trade and Industry. Magandang umaga po. Mabuhay po kayo, sir. Po. Thank you po. Bayan, nandoon na ho ako, pero alam niyo ho nga, kung natatandaan niyo, few months ago, nag-away po yung NFA Council na pinangungunahan ni Chairman Ibasco, Secretary Ibasco, at si Jason Aquino. Nagbabangayan yung dalawa na sabi nung isa, kailangan na natin mag-import, sabi naman ng council, hindi pa natin kailangan, so nagkaroon sila ng miscommunication. Pero iisa lang po yung denominator niyan. Ang tanong po natin, bayan, ang tanong po natin sa inyo, sa kanila, bakit kailangan pa natin mag-import? Eh, ang import, it will take few weeks dahil isasakay sa barko yan, mga yan, damuho. Sige nga, it takes few weeks, at least the least is 2 weeks bago makarating yung mga bigas na yan galing Vietnam, galing China. Eh, kung dito ka nalang bumili sa Nueva Ecija, bumili ka dyan sa Bulacan, bumili ka sa Pampanga, mamayang hapon, nandyan na sa bodega ng NFA, tirada ninyo. At sasabihin ninyo, wag lang sisihin si Aquino. O emergency na ngayon. Bakit hindi kayo kumuha ng bigas diyan sa ika nga Central Luzon? Bakit hindi kayo kumuha? Magpatakbo kayo ng mga truck ninyo diyan sa Ilocos. Tirada ninyo. Bakit nyo aantayin pa yung bigas galing Vietnam? Kasi mura. Kasi mayroon kayong extra na pera para sa bulsa nyo. Lukuhin yung mga lelo nyo, mga panot, putragis. Oras po natin alas 11:02 na umaga. Bayan, huwag po kayong bibitayo. Magbabalik agad ang Tutok Erwin Tulfo. Alright. Alright, dire-diretso tayo, bayan, sa ating programang Tutok Erwin Tulfo. Alam nyo, problema na nga, lintik na yung mga bigas na inangkat natin galing sa ibang bansa ay may mga bukbok, okay? Da? Eh, dagdagan mo pa yung problema ngayon na sinasabi, DOH na mismo nagsasabi, may na-monitor daw silang report na yung mga galunggong, ha? Galunggong na galing China yata yon, ha? Na imported. Kailangan mo nag-i-import na rin tayo. Lahat na lang punyeta, ini-import na natin. Baka pati bata, i-import na natin. Putrigis, ha? Hindi na tayo makagawa ng bata. Mag-import na tayo ng bata galing China. Ito ho ang kwento. Ang Department of Health pinapamonitor sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BIPAR, na may mga natanggap sila na report na yung mga galunggong galing China ay nilalagyan ng formalin. My goodness! Parang preservative. Mm. Kaya pala may mga galunggong ako natin nalalasang parang alasang patay. Parang formalin. Yung formalin, ginagamit sa mga patay po yung pampalambot ng patay, ha? Kung nga matigas naman siya, medyo lalambot yung patay. At para hindi mangamoy at hindi para langawin ang patay. Akalain mo, lalagyan mo ng formalin yung galunggong? Diyos ko po naman. Anyway, nasa linya po ng aming telepono ngayon, itong si Ka Salvador France, o France, ang Secretary General ng Pamalakaya o Pambansang Lakas ng Kilusa, Mamalakaya ng Pilipinas. Magandang umaga po, Ka Salvador, sir. Ay, magandang umaga, kasamang Erwin. Opo, Erwin po ito. France po ba o France? Eh, France po, France. France, akala ko France. Opo. Anyway, Ka Salvador, sir, ano ho reaction nyo rito? Mantakin mo, pati DOH, nakialam na at pinapamonitor ngayon sa kanyang
Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na at the same time sa BFAD, itong report na natanggap daw ng DOH na yung mga galunggong, akalain mo, hindi ka panipaniwala ka, Salvador, pati galunggong ini-import na natin ngayon, sir? Opo, yun nga po, alam mo, ang pamalakaya Pilipinas ay lagi po nagbabantay dyan, lalo ng mamonitor namin na may plano ang ating gobyerno at hindi na nga plano dahil September 1, ibabagsak na yung 17,000 tulinata ang galunggong dyan sa ating mga fishport, ano? Opo. So, ibig sabihin, nakakabahala ito dahil alam naman natin na itong mga pressured na imported na isda ay hindi ito ay dalawang buwan lang na nakapreserba na sa kanila. Dahil ang alam namin dito ay ito dahil doon sa surplus na kanilang huling isda na talagang naka-storage na ito, ay ito ay gagawin. Hello? Ay gagawin na mga feeds, ano? Pero ito ngayon, dahil nga sa sabi mismo ng DILI at DIFAR, ay kakulangan daw tayo sa supply ng isda. Kaya nga, sabi nila, para mapunuan ito, ay mag-i-import tayo ng ganitong kalaking galunggong. So sabi namin sa pamalakaya, nagtataka kami dahil bakit ba sa galunggong tayo nakatutok samantalang ang dami namang isda dito sa Pilipinas na kung halimbawa ang plano talaga ng DI ay ikasara yung ating mga pangisdaan doon sa itlogan ng mga galunggong na ito. So ang daming alternatibo na pwede natin ipromote na isda na mura din at kaparehas ng presyo ng galunggong. Ka Salvador, matanong ko kasi ang usual na reasoning ng itong mga negosyante, mas mura daw, kagaya ng bigas daw, mas mura. Oo nga't mura, pero paano mo tutulungan ngayon yung mga magsasaka? Ganon din ba ang galunggong ng China, mas mura kasi sa Pilipinas? Ano pinagkaiba? Bakit kailangan pa nating mag-import ng galunggong? Eh galunggong na lang nga yun eh, di ba? Ayun na. Oh, yun nga po. Ibig sabihin, alam mo, Sir Erwin, dito ang kita namin dito, hindi ito magpura eh. Dahil kung sino yung mga trader na humahawak doon sa mga importasyon natin, pagdating dito sa Pilipinas, sa bagsakan ng mga isda, ay sila pa rin yung may control doon sa ating mga pamilihan at doon sa mga export. Kaya ibig sabihin, hindi magkakalayo ang presyo ng galunggong niyan dito kung bumagsak man yung ganong karami. So, kanina pala yung control ng presyo ng isda. Kaya ibig sabihin, hindi ito talaga ang tugon doon sa problema natin sa pagkain natin ng isda na mura daw. Dahil alam namin na pag dumating ito sa mga merkado, ay hindi ito ibababa ang presyo. Itatapat ito kung gaano ang presyo ng mga galunggong natin mismo na galing dito sa lokal. Kaya nga po, sir, ano kaya magandang gawin, sir, para ikita mo, nag-import na nga, double whammy ho eh, sobrang parusa. Parusa na dahil walang kinita ng mga mangingisda natin, imbis na kasi mabenta yung galunggong ng mga mangingisda natin, nag-import tayo sa China. Pangalawa, Diyos ko po, yung mga consumer na kakain, makakatikim ng formalin, Jesus Mario, so baka matagal na nilang ginagawa ito. Kaya pala minsan kumakain ako ng galunggong, sabi ko parang lasang patay. Ayun pala, ang pang-preserve nila ay pang-patay. Buisit. Opo, tama ka dyan, ano, kasama ng Erwin, dahil 1996 pa, noong Presidente si Ramos at pinagpatuloy ito ni Gloria Macapagal-Arroyo, yung mga imported natin ng isda, ano, ang karamihan talaga dyan, nababanggit na mismo sa mga merkado na may formalin ito na linalagay. Kasi kung makikita natin itong isda na ito, ang kaibahan doon sa isda natin dito, pa mga namimili, tingnan ninyo, itong isda na ito, matigas itong galunggong na ito, mahaba, at ang kulay ng kanyang katawan ay nangingitim-itim na, at ang kanyang mata, malinaw na parang may sore eyes. Ngayon, palagay ko, ka Salvador, Sir Cabadong, kaya nila nalalagyan ng formalin para magmumukhang press code. Di ba ang patay pag sinaksakan mo ng formalin, medyo lalambot ang katawan ng bangkay. So, ganun din siguro, nilalagyan nila ng formalin ito para lumambot ang isda, para pagdating sa merkado o sa grocery, kawawang consumer, wow, presko, malambot pa. Kabadong. Tama ka. Yung mga binanggit mo kasamang Erwin. Ibig sabihin, isa ito sa pangluluko na naman na kung mangyari man ito, alam mo, napakalaking halaga ito na bibitawin natin ang pera doon sa importasyon natin sa Vietnam at China. Siyempre, kasama dito yung Malaysia. Ibig sabihin, ang problema nito kasamang Erwin, itong isda na ito ay hindi ito nalayo-layo doon sa ating pangisdaan sa bansa. Ibig sabihin, yung mga isda na ito, ang supply nito ay galing sa West Bay o doon sa ating Pacific Ocean.
na kung saan dahil mga high-tech ang kanilang kagamitan sa pangingisda, sila yung kumukupo ngayon ng isda natin na dapat para sa mga Pilipino. Kanina may binabanggit ka, parang walang pinagkaiba ito doon sa importasyon ng bigas. Baka sa totoo lang kami mismo mga mangingisda, ay hindi kami nakakatikim ng tulong man lang ng gobyerno para paunla rin ang pangisdaan natin munisipal. Kaya kagabi, nababahala kami doon sa interview kay Director Gongguna na yung mga municipal water, ano, na ibig sabihin 15 kilometers ay papapasukan na ng mga commercial na mga mangingisda. Ibig sabihin, saan ang kami tatabi? Ibig sabihin, doon sa pinakakapurit namin gamit sa pangisda, kung papasukin ito ng mga fishing vessels, so paano na kaming mga maliliit, wala na nga kami mahuli dahil atrasado yung aming gamit, samantalang yung pangisdaan natin na dapat doon mangisda, itong mga high-tech natin, mga mangingisda sa Pilipino, ang umaagaw dito, yung galing Taiwan, galing Malaysia, siyempre, galing China, ang China mismo dyan sa Scarborough Shoal natin, na sino yung kumukupo ng isda, na dapat sana yung mga Pilipino, ang dapat priority, na dapat mangisda dyan para at yung isda naman natin dito sa Pilipinas, ilagay natin sa ating mga storage. Dahil may 70 million na budget ngayong taon na to. Apo, apo. Na halos doon sa post harvest facilities, 40% pa lang yung nagagawa doon sa dapat magkaroon tayo ng isang storage para doon sa kung wala tayong position yung ating mga pangisdaan ng Dalunggong. So, mayroon tayong isda na dapat maipabigay o maipabili sa mga merkado. Kabadong Francis, Salvador Francis, Secretary General ng Pamalakaya. Sir, maraming salamat. Tatawagan ka namin from time to time. Magandang umaga po. Mabuhay po ang Pamalakaya, sir. Maraming salamat din sa aming Erwin at mabuhay ka at ang istasyon na ito. Maraming salamat. Samantala, nasa kabilang linya naman ang aming telepono si Undersecretary Eric Domingo ng Department of Health. Magandang umaga po, Yusek Domingo, sir. Ay, magandang umaga po, Kuya Erwin. Magandang umaga sa lahat. Kustahin ko lang po yung pinapasilip ni Secretary Duque, naintindihan ko na gusto niyang paimbestigahan na kung may katotohanan ba itong kumakalat na report niyo na itong mga imported natin na galunggong nilalagyan ng formalin para magbukang presko. Pag nilagyan mo nga naman ng formalin, kahit ng bangkay ng tao, lumalambot para magbukang presko yung mga galunggong. Kumusta na po yung investigasyon na ito, Yusek? Ang FDA po natin, kahapon nag-coordinate na po with the Bureau of Fisheries at nag-sampling na po ang BFAR ng mga isda sa iba-iba pong palengke. At ang sabi po sa amin, magbibigay ng resulta ngayong araw na ito para tingnan kung meron nga pong formalin. Kasi ang formalin po, preservatibo yan sa papel, sa kahoy, sa mga specimen. Pero hindi po pwedeng ilagay po yan sa pagkain ng tao dahil toxic po siya at nakakalason. Ano pong, kung pakunti-kunti, siyempre hindi ho naman natin maramdaman, what is the long-term effect ho nito? Does it cause cancer pag na lagi kang nakaka-induce ng mga formalin na ganito, sir? O yung mga kahapon kausap ko Secretary Duque, yung mga pangtanggal ng mga bukbok, yung mga chemical na pangtanggal ng mga bukbok ng bigas, pag lagi ka ba nakakatikim nito, nakakakain, nakakainom, may possibility na baka magka-cancer ka, Yusek? Oo, tama po kayo dyan. Ano? Kasi kung konting mga amounts lang naman, hindi naman tayo malalason sa ngayon. No? Wala namang masamang mangyayari sa atin. Pero yung long term po na madalas na pag-intake, lalo na ng formalin, napag-aralan na po yan at alam na nakakakos siya ng cancer, lalo na po yung mga cancer sa dugo, katulad po ng leukemia at saka lymphoma. Kaya talaga pong ipinagbabawal yan na masama sa pagkain natin at makain ng tao dahil talaga pong alam natin na siya ay toxic and carcinogenic. Alright, Yusek, hello, Yusek Domingo, yes, maraming salamat po, Eric Domingo ng Department of Health, magandang umaga po, have a nice maraming weekend, Yusek. Maraming salamat din po. Thank you po. Nakatulog din yung mga bataan natin, parang transmitter natin. Naubusan ang baterya yung mga yun. Oras po natin sa buong Kapuluan Bayan ay alas 11:18 na ng umaga. Ay, break ba muna tayo? Marami tayong, marami ho kaming commercial. Pero wag ho kayong bibitaw. Hindi rin ako bibitaw dahil itong ating live ngayon. Live na live talaga. Face to face ho tayo ngayon sa cellphone ko. Diyan lamang ho kayo. Ay, bayan ha. Oras po natin. Alas 11:22. O, yung mga nakatutok sa atin sa Facebook, mawawala tayo saglit lang. Dahil kakambyo na ho tayo, ha? May baterya na kami, may gasolina, krudo, lahat na WD-40, may langis, may 2T oil na rin, ha? Baka medyo mawawala lang tayo saglit. O, saglit lang. Lilipat na tayo. Bato mo na dyan nga,
Okay na pala. Anyway, alas 11:22 na po ng umaga. Dito muna tayo sa police report. Ano ba ito? Namatay ba ito? Buhay? Ah, buhay. Oo. Panunuhol ng isang lalaki ng 25,000 sa Laloma PNP kapalit ng kalayaan ng kanyang kapatid, ha? Na adik-adik na nagbebenta ng droga. Huli sa video, narito. Nakuha na ng cellphone video ang pagpasok ng isang lalaki sa opisina ng Laloma Police Station sa Quezon City bandang alas 9 kagabi. Pakay pala niya, suhulan ang mga operatiba ng umaresto sa nakatatanda niyang kapatid matapos targetin sa isinagawang bypass operation ng Drug Enforcement Unit ng istasyon. Para saan ba yan? Para sa pangarilo kaya, no? Ha? Wala ko sa'yo. Matapos maibigay ang pera na nagkakalaga ng 25,000, agad ding inaresto ng otoridad ang lalaki dahil sa panunuhol. You are under arrest for bribery. Kinilala ang nanuhol na lalaki na si Jonathan Brody Galigad, 41 anyos. Makikita nga po dun sa video na inabutan ng pera yung operatiba natin kapalit ng paglaya nitong kapatid niya na si Gani. Alas 8:30 kagabi nang mahulihan ang anim na sachet ng hinihinalang shabu ang kapatid niyang si Isagani Brody Galigad sa barangay Santo Domingo. At makalipas umano ang 30 minuto, kinuntsaba na ni Jonathan ang pulisya para sa kalayaan ng kanyang kapatid. Nahuli kasi si Gani around 8:30. Then dumating naman to si Jonathan around 9 p.m. So pagkaalam nila ng huli, agad silang tumakbo dito para... Siguro ang iniisip nila, maabutan pa nila yung pagkakaso dun sa kapatid niya. Kwento naman ni Brody Galigad, inutusan lang daw siya ng asawa ng kanyang kapatid na ibigay ang pera bilang lagay sa mga pulis. Inutusan lang ako ng asawa ko, sir. Pagdating po dito, sir, minuhuli na po nila ako. Ano yung utos sa'yo? Ibigay po yung pera po sa mga pulis. Bakit mo daw kailangan ibigay yung pera, sir? Para maano, sir, yung kaso ng kapatid. Wala naman daw alam ang nahuling drug suspect sa ginagawang panunuhol ng kanyang kapatid. Wala po, hindi ko po alam. Wala lang dumating kapatid po. Gate naman ang pulisya, patunay umano ito na hindi nasisilaw ang kanilang tropa sa anumang suhol. Ito nga po, patunay na hindi nasusuhulan yung mga operatiba natin dito sa Laloma Police Station 1. At lalong hindi natin kinokondon yung pagbebenta nila ng illegal drugs. Mahaharap si Jonathan sa kasong corruption of public official na nakapaloob sa Article 212 ng Revised Penal Code habang nakatagda namang sampa ng kapatid niyang si Isagani ng paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Weng de la Peña, Radio Pilipinas. Sinabi na kasing, mabuti nga, hindi ito nakipag-appointment kay Lord. Sus, Maria. Ay, okay na. Kalamay? Okay na. Okay. Aha! Ito, ano ba ito? Alright. Wait. Teka mo na ba yan? Meron pong briefing ngayon ng Malacanang patungkol sa Marawi. Okay, alamin natin yung bangon Marawi. Kung ano na ba nangyari dito sa Marawi. Ha? Puntahan natin doon sa Malacanang yan. O sa Malacanang mismo. At alamin natin yung development sa Malacanang. Bayan, ha? Kami pansamantala magpapaalam na muna. God is good all the time. Maraming salamat po, Diyos ko. At salamat po sa walang sawa po ninyong pagtutok. Ako po, Sir Erwin Tulfa, nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga, bayan! Thank you!